already in this quarter alone. Harvey Gary will once again deliver against three defenders. You see the heart of this player. Deep to Lohorn. Dior. Who lit? Shot by Yuman ni Gary. That should be a jump ball. Alvin Patrimonio, JJ Helterbrand, Sanitos, at Harvey Gary. Mga piling manlalaro na sa sobrang loyal ay nagsimula at nagtapos ang mga PBA careers sa iisang koponan. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay tatalakayin naman natin ang manlalarong kakaanunsyo nga lang ng kanyang pagretiro sa PBA. Anong klaseng impact nga ba ang naibigay nito sa natatanging koponan niyang TNT? Halika, samahan mo akong talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si Harvey Gary. Pero bago tayo magpatuloy, ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng Sonoma State University ang 41 years old at 6'3" veteran forward na si Harvey Gary. Nagsimula naman ang PBA career ni Gary na mag-apply ito sa 2003 PBA draft kung saan kinuha nga ito ng Talk and Text bilang kanilang 4th overall pick. Ilan naman sa mga nakasabay ni Gary noong 2003 PBA draft ay sina Enrico Villanueva, Mike Cortez, Brandon Cablay, Cyrus Baguio at longtime teammate Jimmy Alapag. Sa rookie season naman ni Gary ay ipinamalas na agad nito ang pagiging double edge weapon dahil maaasahan both on offense and defense. Naging malaking bagay nga ang magandang rookie performance ni Gary para makuha ng Talk and Text ang unang PBA championship nito noong 2003. Patunay nga ng impressive showing ng rookie na si Gary ay nang magtala ito ng almost double-double averages na 10.7 points at 8.5 rebounds per game. Dahil sa solidong averages at factor din ng kampyonato ng Talk and Text, ay napasama si Gary sa 2003 PBA Mythical second team. Sa champion team namang iyon ng Talk and Text ay ilan lang sa mga naging kasangga ni Gary ay sina Mark Talan, Bong Ravena, Jimmy Alapag at Asi Taulava. Sa mga lumipas namang mga taon ay hindi na uli natikman ng Talk and Text at ni Harvey Gary ang PBA championship at ang pinakamalapit na chance na lang uli nito ay noong 2007 PBA Fiesta Conference kung saan tinalo sila ng Alaska sa napakagandang Game 7 Finals Battle. Kung titignan sa mga stats ay halos hindi naman nag-average ng lagpas 1 block or 1 steal si Gary, pero napasama pa din ito sa 2007 PBA All-Defensive Team. Ganoon man ay halos wala namang nagulat sa pagkakasama kay Gary dahil hindi nakikita sa stats ang hustle, energy at tough defense na inaambag nito sa tropang Texters. Nasundan naman uli ang PBA Championship ni Harvey Gary nang talunin nito ang Alaska at iuwi ang 2008-2009 PBA Philippine Cup title. Sa pagpasok naman ng 2010 ay nag-umpisa na ang pagiging dominante ng Talk and Text dahil na din sa pagkakaroon nito ng isa sa pinaka-loaded na lineup. Bukod nga kay Harvey Gary ay ilan lang sa mga bumuo sa solidong koponan noon ng Talk and Text ay sina Ryan Reyes, Kelly Williams, Ranidel De Ocampo, Ali Peak, Larry Fonacher, Jared Dillinger, Jason Castro at Jimmy Alapag. Patunay naman sa pagiging dominante ng koponang ito ay nang maging kampyon sa Philippine at Commissioner's Cup at isang kampyonato na nga lang para makuha ang Grand Slam pero tinalo sila ng Petron sa Governor's Cup. Dahil napapalibutan ng mga kakamping PBA stars ay nabawasan naman ang playing time ni Gary pero nag-average pa din ito ng 8.5 points at 8 rebounds per game dahilan para maging PBA All-Star noong 2011. Bukod sa husay sa offensive at defensive end, ay isa talaga sa mga lumutang nakatangian ni Gary ay ang pagiging professional at kakayahang makisama sa mga kakamping mga PBA superstars. Sa paglaon pa ng mga taon ay tuloy-tuloy na ang pagbawas ng playing time ni Gary pero hindi pa din nagbago ang approach nito sa basketball kaya nagiging magandang role model hindi lang sa mga batang players ng Talk and Text kundi pati na sa PBA. Bukod naman sa malalim na lineup ay magandang band na din ang nabuo sa Talk and Text dahilan para kunin ang 2012 at 2013 PBA Philippine Cup title. Huling kampyonato namang natikman ni Gary ay ang 2015 PBA Commissioner's Cup sa pamumuno ng best friend ni Coach Yang Giao, JR Kinyahan at Calvin Abueva. Walang iba kundi si Ivan Johnson. Nakasama pa si Harvey Gary sa loob ng PBA bubble
pero more on veteran presence na lang talaga ang role nito at nakapaglaro lang ng 4 na games at may averages na 0.5 points at 1.7 rebounds. February 1, 2021 ay inanunsyo na nga ng TNT Giga ang tuluyan ng pamamaalam ni Harvey Curry sa PBA. Sa buong 17 seasons nga nito sa PBA at 729 games para naman sa prangkisa ng Talk & Text ay may averages ito na 6.4 points, 6.1 rebounds, 1 assist at almost 50% field goal shooting. Kabilang din si Harvey Curry sa 1,000 offensive rebounds at 2,000 defensive rebounds club ng PBA. Isa naman sa mga tumatak talaga kay Curry ay ang pagiging no-nonsense type of player nito. Kaya talagang tumagal din sa PBA at Talk & Text. Sinabi nga ng TNT na naiintindihan nila ang desisyon ni Curry na magstay na sa US kasama ng pamilya nito dahil na din sa pandemic na nangyayari. Dagdag pa nga ng TNT na nagpapasalamat ito sa lahat ng contributions ni Curry sa koponan at isa umano itong great teammate at nagli-lead by example. Patunay naman sa pagiging humble at pagiging professional ni Harvey Curry ay ang mga memorable farewell sa social media ng mga dati nitong nakasama sa PBA. Sinabi nga ni Coach Chat Reyes na kung wala si Curry sa koponan nila noon ay kahit isang kampyonato ay hindi nila makukuha. Inamin din ni Team Co na sayang at hindi ito nagkaroon ng chance na i-coach si Harvey Curry na isa umano sa mga good guys sa PBA. Sinabi din ni Jeff Carriazo na hinahangaan niya ang pagiging professional ni Curry at sana ay magkaroon pa umano ito ng better opportunity after basketball. Iisa naman ang tema ng mga mensahe ng dati nitong mga teammates na si Kelly Williams, Ranidel De Ocampo, Ali Peak at Jared Dillinger. Yun nga ang proud sila na maging teammate si Harvey Curry at pinure ang pagiging professional ng True Blue tropang Giga. Kung napapanood mo si Curry noon ay sasang-ayong ka talaga sa mga sinabi ng mga PBA stars na ito. Talagang hard work at pure basketball lang talaga ang in-offer ni Curry, kaya di nakakapagtakang nagkaroon ito ng successful PBA career. Ikaw ka Dribble, isa ka din ba sa mga humanga noon sa professional, humble at warrior na si Harvey Curry? Shoutout nga pala sa ating mga solidong subscribers na sina Dean Espinosa, Nelson Alcala, J. Marica Plaza ng General Santos City, Manito Siriaco Jr., Michael Awaaw at Raymond Gamboa. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!